Hello sa lahat po ng madamdamin po natin. Maraming salamat po sa pagsuporta at pag-subscribe sa aking YouTube channel. And kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, kung napadaan po kayo, just click the subscribe, ring the bell, and i-all nyo po notification para po ma-notify po kayo sa lahat po ng mga ina-upload ko pong mga videos. For the goal, for the hair tutorial, for the window. So ayan po yung book po ng ating madamdamin. Meron na naman po tayong i-hair transformation, magko-color with matching Brazilian treatment po tayo. And kung mapapansin niyo po, ang buhok po ni Madam is twice. It means dalawang beses na nagpa-bleach para lamang po ma-achieve yung ash gray and din naging ash Wednesday ang kanyang buhok. Kaya naman, ang gagawin po natin sa kanyang buhok is magto-tone down color po tayo, which is yung dark brown. Going to black na po yan, pero syempre hindi totaling magbablack ang buhok niya dahil nga bleach color ang buhok niya. So, ang ginawa po natin is nilagyan at pinahiran muna natin ng anti-tetano or anti-rabies sa kanyang gilid-giliran para hindi magkaroon ng balat-balatan sa kanyang balat. Para hindi po siya magkaroon ng black or dark spot po sa kanyang skin. Nakita niyo naman po kung anong pinagpahid po namin, yung Vaseline, di ba? Baka naman Vaseline. So any kind of product naman will do na ipahid sa kanya. Pwedeng lotion, pwede pong oil para po hindi po malagyan or hindi na po talaga magbakat or magbaklas yung balat-balatan ng color dark or going to black na po tayo. So ang ginawa po natin is nag-rootings muna po tayo. Ang shade po na ginamit ko sa kanyang tuktukan is 3.06% dark brown po yon, organic product. And after 10 minutes po, ayan, syempre ang importante dito yung pagmamasaguration dahil dito nakasalalay para magpantay-pantay ang color ng ating mga client. And syempre kapag minasage po natin sila, magkakaroon po tayo ng patipaklong ni Madam Damin. Ayan po. So syempre ibaba na po natin yung kanyang hair color para po malagyan na po yung kanyang na bleach. And kung mapapansin nyo po or napansin nyo na pala, nag-spray po tayo ng water sa kanyang part na na-bleach para po hindi na totaling mag-dry ang buhok niya. So, nag-wet application po tayo and ibabad lamang po natin ito at least 5 to 10 minutes. Pag going to dark po tayo, pakakatandaan nyo po mga madamdamin, is talagang sandali lamang nangungulay or tumatalab or kumakapit yung kulay. So, huwag nyo na pong ipakababad ng todo-todo para hindi na lamang po mag-dry yung buhok ng ating client. So, totality po na nababad po yung buhok niya is almost 20 minutes. And syempre, kailangan pa rin po natin i-massage yung buhok ni Madam Damin para po yung mga surut-surut, singit-singit at kasulok-sulukan ng buhok po niya is malagyan lahat po ng hair color. So, ang kulay ng buhok po niya hindi po totally black na black. Meron pa rin po siyang pagka-brownies na parang chocobot, chocolate, chewy choco, yung buhok ni Madam Damin. And syempre, kapag talagang bugbog na sa bleach, kailangan po pinapatreatment po natin yan once a month. O kaya naman po, meron po kayong pang-treatment na pwede nyo pong bilihin dito sa Team Reginians yung Hair Mask Fragrant. For only 600 pesos, pwede nyo pong gamitin yon as a conditioner or ibabad po at least 30 minutes once a week. And then, kailangan less shampoo po tayo kapag bugbog na po ito sa bleach kagaya po ng buhok ni Madam Damin. Importante po, ina-advise din po natin ang mga client natin para alam po nila kung ano yung naaayon sa tama, sa mali, sa tama. Ikwaye! So, ayan. So, after na-massage ng buhok ni Madam Damin, going to shampoo na po tayo. Ang pag-shampoo po dito is sa tuktok lamang po. Dahil bleach po yung color ni Madam Damin, kakapit at kakapit talaga yung gamot na pagbabrazilian natin mamaya kay Madam Damin. So, ang pinagawa ko po sa kanya is pina-deep cleansing shampoo po natin yan using our product, Luxlys. And yung sa dulo po niya is pina-hair mask ko na lamang po gamit ang Fragrant hair mask. And then, i-blow dry lamang po natin ito ng at least 40% to 60%. And ayan na po, going to Brazilian na po tayo using U-keratin treatment dahil ito ay talagang nire-reconstruct. O yun ha, yun ang pronunciation yun. Basta bahala kayo na mag-adjust kung anong pronunciation na gusto nyo. Basta't
binubuhay niya ang buhok na pagdating sa ganitong uri ng buhok-buhukan. Nakita niyo naman yung buhok ni Madam Damin kanina, di ba? Talagang nag-dry na, hindi mo na masuklay-suklay yan. Pero dito, tignan mo, isang pahid lamang, opak. Nasusuklayan na ng mabuti, di ba? At napakabango pa ng product na gamit naming pang Brazilian dito. And also, pati yung Brazilian Kerastar, yan, talagang malaking tiwala ko dyan dahil for how many years ko nang gamit ito, talagang pinagmamalaki ko ito. Talagang sulit na sulit yung babayaran ng mga client po natin pagdating sa Brazilian is talagang nakakabuhay po ng patay na buhok. Pero mga madamdamin, ikaklaro ko lamang po from Claro M. Recto na ang Brazilian treatment, any kind of product po ng pang Brazilian is 40% lamang po yung straightening niya. So huwag po tayo mag-expect na 100% straightening. Ay, nagpa-Brazilian ako, parang wala man nangyari. It because treatment lamang po yon. Hindi po talaga mag-i-straight. Lalo na kung kulot na kulot ang buhok mo o kaya super dry. Kumbaga, ilelessen lamang po yung dryness niya. Kapag super dry po ang buhok nyo, pwede po kayong once a month magpa-Brazilian. Kapag naman okay naman po yung buhok nyo, hindi naman totally dry, every 3 months will do. And syempre, ayan, say hi, hello muna natin yung mga panauhin pandangal po natin. Ayan, fresh na fresh from USA, si Madam Piona. Suking-suking na po natin dyan. Ayan, nagpa-makeup po siya at nagpakulot ng buhok using You Lady Hair Iron. Ayan po si Marikit na napakaganda. Opak. And ayan, nag-hair extension po si Madam Lotlot kasama si Myra, Shira Kyra. Ayan po yung suki natin si Joy. So pinapalit na niya po yung kanyang hair extension, pinabago niya ang kanyang buhok-buhukan. Gusto niya is mala Jezebel ang datingan ng kanyang hair lalo. So ayan, for the makeup naman po tayo, for the win, for the gold. Ayan si Madam Piona. So makeup time muna tayo and after that, balik tayo dun sa ating client na binablog in a hair tutorial for the color with matching Brazilian U keratin. And thank you so much po sa mga dumadayo at nagtitiwala dito sa Team Reginians. Maraming salamat and shout out po sa lahat po ng mga madamdamin natin na nanunood from abroad. And ayan, i-blow dry na po natin yung buhok ni Madam. 100% po dapat tuyong-tuyo. And medyo patapos na po yung Team Reginians. Ayan, kung mapapansin nyo po, chill time na lang po kami ngayong araw na ito. And after that, proceed na po tayo sa pagpaplansya. Ang pagpaplansya naman po, dahil bugbog po yung buhok niya, gamit lamang po natin is 180 degree lamang po yung init na ginamit natin sa pagpaplansya sa buhok ng ating client. Lagi natin tatandaan, kapag bugbog na po, huwag natin patayin sa plansya dahil may tendensing masusunog po yung part sa dulo ng buhok niya. And kung makikita nyo po, yung buhok ni Madam Damin is wala ng laman lube sa dulo niya. So gugupitin na lamang po natin mamaya para po malesen yung dry ng buhok ni Madam Damin. And after natin na plancha, sabihin po natin sa mga client po natin kapag nagpa-Brazilian sila, reband o kaya naman po hair reborn, 3 days po dapat wag silang maligo para po talaga mag-oily muna yung buhok niya para lumabas lahat po ng katas, yung dryness, yung mga dumi, para kapag niliguan, pack na pack. So ayan, as you can see, pack na po yung buhok ni Madam Damin. And kung mapapansin nyo po, not totally black the black. May pagka-chewy chocobot yung color niya. So in short, dark brown. Ayan po si Madam Damin. Thank you so much sa pagtitiwala. And of course, thank you so much sa pag-referral Beauty Hub. Doon po ako nagpapaganda ng aking balat-balatan for the go, for the glow, for the gluta. So PM lamang po kayo sa FB page nila. Ayan. Opa, sinawa akong kakatak. Subscribe na kayo, nuko. Woo!